So, for today's video nga ay nandito na naman tayo sa Sook para i-meet ang aking friend. So, habang nag-aantay nga sa isa pa niyang friend, umorder nga kami nito. Kalimutan ko na yung tawag dito, parang kunafa, hindi ko alam. Basta yan yun, tapos kumain kami dyan. Tapos, nung dumating na yung friend niya, sabi niya, punta raw kami sa Lucille. So, yan, nag-train kami, guys. So, 2 reals lang yan, tapos kahit saan ka na makakapunta. So, second time ko nga lang pala mag-train. Tapos, guys, pagkalipas nga ng ilang minuto, ay nakarating din kami sa Katara Towers. Ngayon ko nga lang pala nakita to ng personal at grabe guys, manghang-mangha talaga ako dahil paano nga nila nagagawa yung ganito kagandang structure. Hindi na nga namin pa pinalagpas yung pagkakataon na kumuha ng litrato habang walang mga tao. Tumawid nga pala kami sa kabilang kalsada para mas makita ng malapitan ang Katara Towers. Isa rin sa nagpapaganda sa lugar na to ay itong mga puno na nilagyan ng iba't ibang makukulay na ilaw. Sa puntuang ito guys, ay talaga namang tumatagaktak ang aming pawis habang naglalakad. Pero napapawi naman dahil sa sobrang ganda nga ng aming mga nakikita. Nasa tabing dagat nga lang pala to guys, kaya kung mapapansin nyo ay maraming mga yate na nasa gilid. Ayun te. Wala nga akong masabi guys kundi ang ganda, tapos tahimik at malinis pa ang paligid. Naisip nga namin na mas masaya sigurong maglakad dito or mas maganda sigurong maglakad dito kapag taglamig na. Matapos kang kumuha ng litrato at maging ng mga videos ay naglakad-lakad pa kami para maghanap ng coffee shop. Mula sa malayo ay aakalain mo ngang MOA ay yung Ferris wheel na nasa dulo. At pagkatapos nga ng ilang saglit ay nakahanap din kami ng coffee shop. Habang tumitingin nga ng orderin yung dalawa kong kasama ay nagbabasa naman ako ng mga pangalan na nakalagay sa padlock. Matapos magkape ay agad kaming lumabas dahil nga mag-aalas 3 na rin nang umaga at magsasarado na yung coffee shop na napuntahan namin. Matapos nga makipagkwentuhan at makipagtawanan ay agad na rin kaming umuwi dahil nga may pasok pa yung isa naming kasama. Kaya't hanggang dito na lang muna. Salamat!